Bakit ba kasi pinagpipilita mo sarili mo sa kanya? Eh, wala naman siyang gusto sa'yo. Dek, is that you? Kung kailangan ko maging babae, para lang magusto mo ako, gagawin ko para sa'yo. Mikaela. Umi-style ka lang para mapatunayan na kahit sinong babae kaya mong kunin. Na kahit isang nerd na katulad ni Sari, kayang madaan dyan sa charm mo. At tutulat na nakasulat dyan. Coffee. I'm in love with you. Sadyang ganyan ang buhay. Nagugulo, nalilito. Hindi alam kung paano. Love ka kay Coffee? Haharapin ang mundo. Atong, kanina ka pa ba nandyan? Oo. Alam ko na rin ang lahat. Atong, alam mo naman na nililigawan ko si Coffee. Atom, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag mo? Ha? Hindi ko alam na ikaw pala magiging karibal ko kay Coffee. Traidor. Bawiin mo yung sinabi mo! Ba't ko ba bawiin? Hindi kita tinraidor! Habang lantaran ako nanliligo kay Coffee, ikaw pala ipalihim na puporma. Atom, huwag ka nga munang magalit! Pag-usapan natin ang maayos to. May kasabihan nga, di ba? Lahat ng bagay nadadaan sa diplomasya. Atom! Bumalik ka nga rito! Hindi na dapat umabot ang lahat sa ganito eh. Naging mabuti kang kaibigan sa akin. At wala nang pwede pang puntahan na relasyon natin, kundi friendship lang. Dek, may feelings ako para sa'yo. But now that I know na si Milo ang gusto mo, hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko. I've said my piece. At kung meron pang dapat pag-usapan, hindi na ako kasali doon. O, diba? Tama ako. Hindi dapat pinagkakatiwalaan yung Zeki na yun. Eh, nagbackout naman siya sa pustahan, diba? Kahit pa, ang point, nakipagpustahan pa rin siya. Ang dami kayong nagalit sa kanya dahil sa ginawa niya kay Sari. Kung ako sa kanya, magpakalayo-layo muna ako. Speaking of malayo, yung parents ko nagplan sila ng out-of-town trip this weekend. At gusto nila akong sumama, pero siyempre, tumanggi ako. Feeling ko nga, sumama yung loob nila sa akin eh. Eh, ba't naman kasi di ka sasama? Eh, kasi anniversary lang naman natin this Saturday eh. Ay, o nga pala! Saan mo ba gusto mag-celebrate tayo? Kahit saan. Yung importante lang naman sa akin, magkasama tayo eh. Kahit nga nasa bahay lang tayo eh. Gusto mo, manood tayo ng DVD. Sige ba? May mga DVDs akong nahiram kay Sari. Yun lang panoorin natin. Teka lang. Nangako pala ako kay best friend na sabay kaming manonood. Di pa niya napapanood eh. Okay. I get it. Hindi talaga pwedeng lumipas ng 5 minutes na hindi mo babanggitin si Sari na. Hindi naman eh. Naisip ko lang kasi nakakahiya sa kanya kasi kinuha ko yung mga DVDs niya, di ba? Isama lang kaya natin siya manood. Eto, 20 pesos. Bumili ka ng load at humanap ka ng ibang kausap. Kausta? Hey, Buboy. Garo tayong basketball. Sorry, tol. May problema pa ako eh. Chong, tara, basketball tayo. Ako pa niyaya mo. Alam mo, wala akong hilig dyan. Sana akong golf yan. O yan. Iyaya mo si Mix maglaro. Ito lang. Mauna na ako ng gana eh. Kung gusto nyo, kayo na lang. Problema nun.
problema nung dalawang yun? Meron silang tinatawag na TQ. TQ? Twin Squirrel. Sari. Sari, please. Kausapin mo naman ako. Galit ka pa rin ba sa akin? Ang klaseng tanong yun. Malamang galit ka pa rin sa akin. Kaya naiintindihan ko kung hindi mo na ako makapatawad. Hindi naman. Siguro I just need time to recover. Naiintindihan kita. So, ibig mo sabihin, pwede pa rin tayo maging magkaibigan? Kahit in the future? Talagang masama yung loob sa akin. Aaminin ko, umasa ako. Umasa ako na tapos na yung panahon na kilala ko bilang nerd na Sari, baduy na Sari, boring na Sari. Umasa ko na finally, wow, may nagagusto na sa akin. Pero, mali pala ako. Sari, nagsimula naman sa pustahan yung pagpupurso ko sa'yo eh. Pero the more na nakikilala kita, the more naramdam ako na talagang gusto kita. Sige, tama na. Natanggap ko na yung mali ko na umasa ako sa'yo. So, anong ibig mo sabihin? Nang binibigyan kita ng false hopes? Sari. Bakit ba kasi ayaw mo kong bigyan another chance? Unless na... kaya ayaw mo akong pagbigyan. Dahil nakasarado na yung puso mo. Ano ibig mo sabihin? Baka meron ka na ibang gusto. Na baka may inaasahan kang ibang na magmamahal sa'yo. Ewan ko, hindi ko alam. Sige, pag-isipan mo. Andito na ako palagi. Pakiramdaman mo muna yung best friend mo. Kung mukhang gusto ka rin niya, di lakas na mo sabihin sa kanya yung feelings mo. Pero kung palagay mo, hindi ka na type, nako, itago mo na lang yung feelings mo. Baka mamaya masira pa yung friendship mo. Sayang naman, di ba? Uy, Coffee. May regalo ka dyan sa lamesa. Ha? A gift for me? Eh, hindi ko man birthday, ah. Let me check. Dear Coffee, gusto ko lang malaman mo na walang oras na nagdaraan na hindi kita naaalala. I love you, Atom. May tumatawag nga pala sa'yo kanina. Si Mix daw, importante daw. Sabi ko na sa banyo ka, kaya tumawag na lang siya uli. Oh, baka siya na yan. Sagutin mo na yung phone. Wait! Si Atong tumatawag? This is so confusing!
Ayan. Magsama kayong dalawa dahil ginugulo niyo ang aking isip. At ang sabi nila, ang magulo ang isip ay may magulong buhay. At ayaw ko noon! Buong gabi ko ngang ina-analyze kung sobrang na tayong close para pagselosan kanya. Lagi tayong sabay pumapasok sa school. Nililibre kita. Pinapautang mo naman ako. Lahat ng sikreto ko, alam mo. Tsaka kung minsan, kung ano-ano pinag-uutos mo sa akin. At ako naman, kung may kailangan, sa'yo agad ako tumatakbo. Siguro nga, masyado na akong magiging dependent sa'yo. Eh ano naman ang masama doon? Eh mag-best friend tayo. Talaga? Ba't may mga kahon dyan? May bagong bang lipat? Ako, hindi ko pala nakukwento sa'yo. May bago akong magiging ka-roommate. Hulaan mo kung sino, bilis. Teka. Masaya ka ba na nagiging roommate mo siya o hindi? Hindi. With a capital H-I-N-D-I. Hindi. Si Margaret Crispin Basilio! Boy, ang gagawin ko? Hindi ko kaya makasama yung babaeng yun. Promise na ito lang pwede mangyari sa akin. Mabaliw, mamatay, o makulong. Dahil napatay ko siya. Uy, kilala niyo ba yung bagong dormer? Hindi lang kilala. Kilalang kilala. Kinder pa lang kami nung maging magka-classmate kami ni Margaret. Sa unang tingin, nakakalain mo. Sweet at mabait siyang tao. Pero naku, hindi totoo yan. At gagawin niyang lahat. Makuha lang ang gusto niya. Eh, paano yan? Mag-roommate pa naman kayo, girl. Nga eh. Ano bang kasalanan ko sa mundong to at bakit nangyayari sa akin to? Okay lang yan, girl. Lord, bakit ako? At bakit si Margaret Basilio Crispin? I think I heard my name. Pinag-uusapan niyo ba ako? Good afternoon, guys! Oh, hello, Sari! My roommate! Naku, pasensya ka na sa room natin, ha? Kasi dinisplay ko yung mga trophies at medals ko. Pero kung gusto mo, display mo na rin yung sayo. Then, pag bored tayo, we can count kung sino may mas maraming medals sa atin. Ang saya, di ba? Best friend, good luck. Okay, kakain na. Masarap tong luto ko. Wow! Ay, ano? Oh, masarap na ito. Ariko! Teka, sandali ha. Migs! Migs! Kaya ka na! Kakain na! Kaya naantay mo. Pang-apat na tao lang yung luto. Ilang araw nang nakakalipas, baka naman pwede na tayo mag-usap. Dapat noong kinausap mo pala ako, nung nalaman mo na may gusto ko kay Coffee. Pero anong ginawa mo? Nanahimik ka, di ba? Nung nalaman kong gusto mo si Coffee, nagdesisyon akong hindi ko na siya liligawan. Hindi ko sinasadyang aminin ko ang nararamdaman ko. Style, no? Sabihin mo, manloloko ka talaga. Kuya Migs, Kuya Atom, tama na. Huwag kayong mag-away. Uncle Badong, pagbatiin mo na sila. Kaya nga muna, habay narinig ko, pareho niyong gusto si Coffee. Opo. Pero ako, hindi ko sinisikreto na may gusto ako sa kanya. Hindi tulad ng ibang tao dyan. Palihim kong tumira. Parang Judas. Sumusobra ka na! Ano gusto mo? Hoy! Pwede ba? Para kayong mga Spartans ha. Sugod kayo na sugod! Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Nagkaroon ka ng karibal. Tapos yung karibal mo pa, kakambal mo. Di ba masakit yun? Dapat ang kakambal mo, best friend mo. Eh, anong ginawa niya? Di ba sinaksa ka niya patalikod? Di ba? Ikaw naman, Mix. Kaya mo namang ginawa yun. Dahil nagpaparaya ka lang. Kaya hindi ko pinagtapat kay Atom lahat. Ang masama nito,
Ikaw na yung nagsakripisyo. Ikaw pa yung tinawag na traidor. Hindi ba masakit yun? Hindi ba? Di ba tama ako? Kaya baliwala yung problema nyo. Kumain na tayo. Lit na bagay lang yan. Angel Badong, anong ginawa mo? Pinagbabati ko sila. Pinalaki mo lang ang away nila eh. Bahala kayo. Kung ayaw niyong kumain, uubusin ko lahat to. Pinapunta mo lang ba ako dito para pag-usapan natin si Bebe? Nakakaawa naman kasi siya. Nararamdaman ko na he really likes you. Mabait naman siya. Sweet. Thoughtful. May itsura. Matangkad. Lahat na ata ng qualities na gusto na isang girl sa isang guy, meron siya. Yun nga ang problema eh. Hindi lalaki ang gusto ko. Winona, alam mo naman siguro na ikaw lang nilalaman ng puso ko. Oops! Bawal humirit ng ganyan. May kasunduan na tayo at friends lang ang turingan natin. Nahihirapan ka kasi magkapatid yung parehong may gusto sa'yo? Yes! At ayokong mag-away sila over me! Kakabati nga lang nila, diba? Ako pa yung naging tulay para maging close sila ulit. Tapos, ako lang yung magiging dahilan para magkahiwalay sila. Eh, sino ba ang mas gusto mo sa kanilang dalawa? Hindi ko alam! Uy, friends! Sino bang mas okay kina Migs at Ato? All in favor of Migs, raise your hand! Mas feel ko si Atom. Ano to, election? Bakit kayo nagbobotohan? Oo nga pala. Sari, hindi ba lalaban ka bilang first year rep sa student council? Nakapag-file ka na ba ng application mo? Ang alam ko kasi hanggang next week na sila tumatanggap. Then after that, campaign week na. Eh, pinag-iisipan ko pa nga eh. Uy, huwag mo nang pag-isipan. Ano ka ba, siguradong ikaw naman nanalo doon? Naks na. Hindi talaga kakasigurado dyan. Milo, you shouldn't give Sari false hopes. Baka mamaya madisappoint siya ng sobra kapag natalo siya. Sari, tama yan. Isipan mo munang mabuti ang dapat mong gawin. Basta, kung anong maging desisyon mo, nandito lang kami para supportan. Yes. Thank you, Sari! Natutuwa ako at may suporta ka ng mga friends mo, Sari. Indeed, mas makakatulong sila sa kandidatura mo. Yun nga lang, baka makasama rin sila. Kasi alam mo naman na hindi lahat ng tao open-minded. Baka kapag nalaman nilang may friend kang... Alam mo yon yung hindi masyadong feminine. Diba? Uy! Baka isipin nila, ganun ka rin. I'm just concerned. Alam mo, Sari, as your friend, sa tingin ko, mas makakabuti na huwag ka nang tumakbo as first year rep. Honestly, I don't think you're gonna win. Lalo pa't malakas na malakas ang makakalaban mo. Sino? Ako! Oh! Please, anyone? Promise, ngayong gabi hindi ko pag-iinitin ang ulo mo. Eh, sumasama lang naman yung loob ko sa'yo pag nafe-feel ko na mas importante sa'yo si Sari kaysa sa'kin eh. Mas inuuna mo pa siya. Stop. Stop. Hindi natin pag-uusapan si Sari tonight, okay? Patutunayan ko sa'yo na wala na mas importante sa'kin kundi ka, sweet cakes. Anong gusto mo? Saan tayo punta? Time zone? Ikaw ang bahala, ikaw ang boss. Kumain kaya tayo? Saan kaya masarap? May bagong bukas na restaurant. Sabi sa akin ni Sar, sariwa daw yung gulay. Hindi ba mahilig ka sa gulay? Parang gusto ko mag-Japanese ngayon eh.
tumatawag sa'yo? Wala. Naku, Buboy, sagutin mo na yung phone mo. Kailangan kong maingas sa'yo itong sama ng loob ko kay Margaret! Ano ba? Sino ba yan? Ang kulit, ah. Ito na, papatayin ko na. Ayan, pinatay ko na. Ay, nako. Alam mo, palagay ko kaya hindi sinasagot ni Buboy yung phone niya dahil kasama na si Isabel. Dati-dati, isang tao ko lang doon. Mabupunta na kagad siya. Kahit tatlo-tatlo pa yung girlfriend niya. I'm sure nahihirapan na rin si Buboy sa sitwasyon ninyo. Mahirap lang yan pag si Isabel na mismo nag-demand na lumayo muna siya sa'yo. Huwag ka na magalit. O na, tara na. Sweet case, sandali. Kasi baka naman may problema si Sari. Eh, hindi naman tatawagin kung hindi importante yung sasabihin niya. Usapin ko lang, sandali lang talaga. O sige, kung gusto mo, puntaan mo pa siya. Total naman, si Sari naman talaga yung gusto mo makasama, di ba? Sabi, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ilang beses ko masasabihin sa'yo na wala kang dapat ikaselos kay Sari. Ikaw ang mahal ko. Puro ka salita, wala ka naman ginagawa. Kung ikaw, pagod ka sa kakaaway ko sa'yo, pagod na rin ako. Itigil na natin to. Ano yung ibig sabihin? Mag-cool off muna tayo. Coffee, iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi naman. Honestly, it's the best policy. Medyo lang. Medyo iniiwasan talaga kita, Atom. Sorry, Atom, ha. Kasi naman hindi ko alam kung paano ka pakikitunguhan, eh. Alam mo naman, medyo magulo pa talaga tong mind ko. Coffee, gusto kitang makausap. Wow, ayos. Nandito rin pala isang umanliligaw, eh. Yun nga ang pinunta ko dito, eh. Sasabihin ko kay Coffee na kalimutan lahat ng sinabi ko. Atom, ayaw kong magkasira tayo. Ayos din yung style mo, no? Paawa effect. Bakit? Natingin mo ba pag nagparaya ka eh, maaawa sa ito, ha? Mas mahuhulog ang loob niya. Tapos, ako yung lalabas sa kontrabida rito. Hindi yun ang intention ko. Tama na nga yung drama mo, Migs. Atong, please, wag mo lang awayan si Migs. Ayokong nagtatalo kayo dahil sa akin. Gusto mo magkaayos kami? Ha? Pwede naman eh. Ngayon, sabihin mo, sa harap namin dalawa, kung sino mas matimbang para sa'yo. Ewan ko sa inyo! Hello? Min! Ba't ba tawag ka ng tawag? Itatanong ko lang kung galit ka pa rin ba? Hindi. Tuwang-tuwa nga ako eh. Magpapaparty pa nga ako sa sobrang saya ko. Talaga? Eh, bakit di mo ko inaaya? Andito lang naman ako kay Buboy. Alam mo, bad trip ka eh. Kung nandito ka lang, uupakan na kita. Okay lang. Kahit batukan mo pa ako ng paulit-ulit, magkasama lang tayo ulit. Okay na ako dun. Kaya sana mas na nagmumukmuk ako dito. Eh di sana, lumabas na lang tayo. Di ba, masaya naman akong kasama. Ano, men? Please? Sorry guys, galit ka pa. Sweetcakes naman. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Para makabawi ako sa'yo, pinaghandaan ko talaga magiging date natin sa anid natin. Wala ako dito.
Sasama na ako sa parents ko sa out-of-town trip nila. Pero... Buboy, mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din naman kita. Hindi ko nararamdaman. Sinasabi mo sa akin palagi, pero napaparaning lang talaga ako tuwing pinagseselosan ka si Sari. Nang wala naman akong dapat ipagselos eh. Pinipilit kong paniwalaan yung mga sinasabi mo. Pero may mga mata ako, Buboy. Nakikita ko kung gaano kayo kalapit sa isa't isa ni Sari. Nakikita ko kung paano ko mag-alala sa kanya. Nakikita ko kung paano mo alagaan. Isabel. Gusto ko muna magkalayo tayo. Gusto ko isipin mo mabuti kung sino ba talaga yung gusto mo. Kung sino ba talaga yung mahal mo. Ang gawin mo, magpa-miss ka muna. Huwag ka muna magpakita. Tapos yung mga text sa tawag niya, huwag mong pansinin. At kapag nagkita kayo, iwasan mo para mapraning. Tapos kapag kinonfront ka na niya, yun na yun. Sabihin mo na ang totoo. Uy, men! Gusto nga pala makita ng lola ko. Kasi, nakuwento ko sa kanya, ang ganda ng babaeng nililigawan ko. Siguro mga... By next week, nasa bahay na sila. Dalhin kita dun, ha? Lamudek, tigil na natin to. Sagwa! Bakit? May masama ba sa mga ginagawa ko? Sabihin mo lang, kung may kulang pa, babaguhin ko yung style ng panliligaw ko. Min, hindi yun ang problema, eh. Hindi ikaw ang may problema, ako! Min, baka nakakalimutan mong tomboy ako, ha? Tulad mo, babae rin ang gusto ko. Okay naman tayo na mag-best friends, di ba? Pwede ba yung tugmo na lang yung ulo mo sa pader? Nang matauhan ka? Para bumalik naman yung dating samahan natin. Tama na yung drama mo. Sado ka ng hoy. Bumuha ka na namang wengat eh. Teka, libre na lang kita. Ito mo rin ako. Eh, hindi na lang. Ito na lang muna ako. Babala. Para saan yung whiteboard? Okay. Isusulat natin dito sa whiteboard na to lahat ng good qualities nila. At titingnan natin kung sinong mas nakakalamang dito. At sino ang mas okay na guy for me. Let's start! Ah! Alam ko na. Sabi sa akin ni Buboy, magaling daw magluto si Atom. So, 1 point Atom, 0 point Mix. Pero magaling gumawa ng kanta si Mix. At ang sabi nila, music is food for the soul. Mas nakakabusog yun! Si Atom masipag mag-aral. Ikaw na mismo nagsabi sa akin yan. Habang si Mix, drop out. Pero he is so talented. He is a true artist. Hindi naman sa eskwelahan lang tayo pwedeng matuto, di ba? Pwede rin sa kalsada. Mas madami pa nga tayong matututunan tungkol sa buhay dun eh. Mix. Mas gwapo si Atom. Alam mo, feel ko mas may sex appeal si Mix. Alam mo, halika nga dito. Aray, halika. Hindi mo na kailangan ng whiteboard eh. Kasi obvious naman kung sino sa kanilang dalawa ang mas gusto mo. Alam mo yun, yung bang may tema nga sonnet? Mga ganun. Sige. Magkita na tayo mamaya coffee. Bye. Ano ba talaga plano mo?
Tutuloy mo yung panliligaw mo o magpaparaya ka na lang? Yun naman talagang gagawin ko eh. Kaya nga hindi na ako nagsalita. Ngayon na nga lang kami nagkabati ni Atom eh. Siyempre naman, ayoko sirain yun. Ang malas ko talaga sa pag-ibig. Minsan na ako nagmahal. At minahal niya rin ako. Ang saya-saya namin ni Summer nun. Pero ayaw talaga sa akin ng mga magulang eh. Mayaman eh. Tapos ako, batang kali. Ano nangyari nun? Lumayo na ako. Tapos nagalit na sa akin si Summer. Tinawag niya akong duwag. Dahil hindi ko man lang daw sinubukan ay paglaban ng pag-ibig ko. Tapos ngayon, mauulit na naman. Alam mo, nasa sa'yo rin yun eh. Sino ba mas matimbang sa'yo? Si Atom o si Coffee? Ano bang gusto mo? Gusto mo bang isang mabuting kapatid ni Atom o maging boyfriend ka ni Coffee? Thank you ha, at dumating ka. Wala ako lang talaga kasi na makakausap. Ang sakit kasi ng pagkabastard sa akin ni Milo eh. You don't have to thank me. I'm glad na ako ang tinawagan mo. Alam mo, hindi ka lang maganda. Bait ka pa. Siguro swerte na magiging boyfriend mo. Ikaw lang eh. Hindi mo naman kasi ako type. Maging close friends muna tayo. Total, naghahanap din ako ng bagong best friend. Malay mo, balang araw, may love din ako sa'yo. Tulad na nangyari sa amin ni Milo. Okay, Coffee. Relax. Breathe in, breathe out. Matagal ko tong pinag-isipan, Migs. But in the end, syempre heart pa din ang magsasabi. Ikaw ang gusto kong... Ha? Kinakabahan ako? Coffee, ano ba? I'm a cool girl, okay? Coffee, kaya mo yan. Masasabi mo yan. Kaya mo yan, Coffee. Ba't ba ako kinakabahan? Ba't ba ganito ang feeling? Tulungan niyo ako. Please! Kaya ko to. Coffee? Atom? Ang importante ay naging totoo ka sa kanya. Remember, honesty is still the best policy! Ano bang bumasok sa utak mo at uminom ka? Hindi ka naman sanay uminom ah. Buboy, ano ba talagang problema mo? Wala akong problema. Masaya nga ako eh. Biruin mo, first mansary namin ng girlfriend ko. Hindi ko siya kasama. Eh, hindi ko na pala girlfriend yun. Cool off na kami. Teka, yung bang cool off tsaka break up, pareho lang. Buboy, umuwi ka na. Ayoko pang umuwi. Gusto ko kwentuhan muna tayo. Eh ano naman ang pagkukwentuhan natin? Lahat naman ng bagay pwede natin pag-usapan eh. Kaya nga siguro, selos na selos si Isabel sa'yo eh.
dahil hindi niya matanggap yung pagiging close natin. Damay mo na din si Milo. Tuksoin ba naman ako kanina sa'yo? At ano naman ang reaction mo? Liligawan ko ba naman si Isabel kung ikaw palang gusto ko? Best friend lang ang turing ko sa'yo. Hanggang doon lang yun. Wala nang pwede pang mamagitan sa amin. Si Isabel ang mahal ko. Umuwi ka na. Sari, sandali. Bakit? Umiyak ka ba? Bakit may nasabi ba ako? Bubo, hindi ko alam kung tanga ka. Umanhid lang ako. Talagang magaling lang akong artista. Buboy, tama lang na pagselosan ako ni Isabel. Tama lang na gusto niyong lumayo tayo sa isa't isa dahil tama lahat na sinasabi na sa akin. Higit pa sa kaibigan ang turing ko sa'yo. Buboy, mahal kita. Noon pa man, mahal na mahal kita. Na-decide ko naman sweet cakes is hindi na ako magiging insecure and selosa. Hindi ko na pagseselosan si Sari, tsaka I promise to be a sweeter and more devoted girlfriend.